mga kapuso, milyon-milyon pisong halaga po ng pork barrel umano ang inilaan ng ilang senador at kongresista sa mga peking NGO. Ayon po yan sa affidavit ng whistleblower na si Ben Herluy. Kabilang po sa mga senador na pinaratangan ay sina Senator Juan Ponce Enrile, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla na nagnomina umano sa isa sa mga peking NGO. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, muling iniugnay sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla sa mga umano'y peking grupo na nakakatanggap raw ng pork barrel mula sa gobyerno. Pinangalanan ang tatlo sa hawak na affidavit ng Department of Justice na isinumite ng mga magulang at kapatid ng whistleblower na si Ben Herluy. Si Senador Juan Ponce Enrile, 4 beses inilista sa affidavit. Kabuuang 150 million daw ng pork barrel niya ang pinaghatian ng People's Organization for Progress and Development Foundation Incorporated at Social Development Program for Farmers Foundation at masaganang 6 para sa Magsasaka Foundation. Si Senate Majority Leader Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, nakapagbigay raw ng mahigit 80 milyong pisong halaga ng pork barrel, habang si Senador Bong Revilla, 92 million pesos ang naibigay umanong pork barrel. Base sa joint affidavit ng magulang at mga kapatid ni Luy, 11 kongresista rin ang inilista matapos makapagbigay umano ng pork barrel sa iba't ibang NGO na gawa-gawa umano ng JLN Group of Companies na pagmamayari raw ng isang Janet Lim na polis. 2.9 billion pesos raw lahat-lahat ang pork barrel na nakubra ng mga NGO ayon sa affidavit. Hinihingan sila ng tugon ng GMA News. Inilista din sa affidavit ang pangalan ng ilang NGO na ginagamit umano ni Napoles at kabilang dito ang Pangkabuhayan Foundation. Ito ang NGO na binlacklist ng Commission on Audit ayon sa report nito noong Pebrero dahil hindi raw kwalipikadong tumanggap ng pondo ng gobyerno kahit pa ninomina ng 3 senador, walang iba kundi sina Enrile, Estrada at Revilla rin. Ayon pa sa COA, ilang resibo ng mga gastusin ng Pangkabuhayan Foundation na ipinasa sa kanila ang natuklasang peke. Hindi rin matunto ng COA ang idineklara nitong opisina, sabi ng 3 senador, hanggang pagnomina lang sa grupo ang partisipasyon nila at hindi nila alam kung anong ginagawa sa pondo. Sa pahayag nitong Biyernes, sinabi na ni Napoles na hindi raw siya kailanman nakipagtransaksyon sa gobyerno. Maingat naman ang Department of Justice sa pagsusuri sa mga affidavit na natanggap. Hindi pa kami makakasabi ngayon kung alin mga sino mga pangalan o anong mga pangalan ang tunay na nakinabang din dyan sa mga alleged scams na yan. Bukod sa mga pork barrel na mga mambabatas, may 5 bilyong piso pa raw ang nakubra matapos idaan sa Technology Resource Corporation. May mga lokal na pamahalaan din daw na ginamit bilang kunwaring beneficiary sa pamamagitan ng pagpeke umano sa lagda ng kanilang mga mayor. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.